ating bang Rabbi Cordillera, ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga mahalaga na bagay para sa mga kabataan. Siak ni Clint is Bantotanes Day Duty, dadadaat para sa naninungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. At ang programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Communications Office na pinamumunuan ni Secretary Cheloy Garafil at ng Philippine Information Agency na pinamumunahan naman ni Director General Joe Torres. At para sa episode na ito ay ating kasama ang mga taga-business sector. And pag-uusapan natin ang tungkol sa Youth Entrepreneurship Program na isa sa mga ginagawa ng Department of Trade and Industry. Kaya naman kasama natin si Ma'am Angel Sebastian. Siya ang YEP focal person. And kasama din natin ang isa sa mga MSME, yes, mga taga-business sector, si friend Chris. Yes po. Or Chris. Totoo pa na. Either or. Joseph yung panganan ko. Lapday langit na po tayo. Oo. Bakit ang mga person. Ayan. Anyway, huwag na natin patagalin pa. Tanungin na natin, ano ba talaga ang Youth Entrepreneurship Program na ginagawa ng DTI? Ma'am Angel, baka pwede pong explain natin sa ating mga viewers, sa mga hindi pa masyadong familiar sa ating YEP. Mm-hmm. So, may kodigo ako, no? Mahaba-haba ito. Mga 2 pages. So, ang YEP is nag-start siya sa RA number 10679 or the Youth Entrepreneurship Act. So, yung law na to, it mandates the Department of Trade and Industry and the Micro, Small and Medium Enterprise Development Council to promote youth entrepreneurship. So, in Cordillera, so, na-launch po ang YEP natin on October 16, 2020. So, yun yung pinaka-first run ng program. Yung first run composes of madaming modules din siya. Okay. So, nag-start siya sa business model canvas. Alam ni Sir Christian. Madugo po yun. So, intellectual property rights. Alam naman natin na importante din yan. So, protection and business continuity planning workshop, digitalization of business, and lastly, lagi tayong may business pitch. Workshop. Alam din ni Sir Chris kung kaano kadugo yan. Ayan. So, doon nag-end yung ating program, usually with the business pitching competition. So, in Cordillera, we have business pitching competition provincial level, and then we have the regional level. So, noong May 17, 2022, may memorandum of agreement po tayo with CHEDCAR, Commission on Higher Education, Cordillera Administrative Region, via their UNIFAST program. So, under the leadership of Dr. Demetrio Anduyan Jr., siya po ang nag-propose nito na magkaroon tayo ng YEP Project Marites. Marites stands for hindi po chismis. Hindi po chismis yung ibig sabihin ng Marites. Yes. Let's change the notion. So, Marites stands for mobilizing available resources through inclusive training on entrepreneurship of student grantees. Be your own boss, sabi niya. Sabi nga ni Sir Anduyan, Dr. Anduyan, no, this year's YEP lang. Kasi yung YEP natin this year was on July 15 to 19. Sabi niya kasi yung mga grantees nila sa CHED, yung mga students, pag nare-receive daw nila yung allowance nila or yung pera nila, yung iba ini-invest sa baboy para pang business nila, pang additional. Ginagawa nilang capital yung nare-receive nila from CHED. So naisip niya na why not capacitate these students to become entrepreneurs in the future. So, doon po nag-start yung YEP Project Marites. Ayan. So, we are also glad and thankful for CHED kasi sa buong Philippines, tayo lang ang, sa Cordillera ang may partnership with CHED. Ayan. Ah, ang ganda naman ano po na yung YEP natin ay nag-evolve na siya na mas naging stronger ang relationship natin sa ibang mga agencies. Yes. Kasi sabi mo kanina, dun sa UNIFAST, ano, nabibigay yung mga students natin mga kaperahan, ganyan. And minsan, napupunta sa, alam mo na, Milk tea. Milk tea, di ba masaya kayo?
Napunta siya sa mga ganyan. So, maganda na may ano siya, may grounding sila para mas mapaano pa nila yung pera na binibigay din ng government sa kanila, yes, ano, para scholarships or mga grants na yan. And nakakapacitate din sila. So, I think yun yung parang pinaka-purpose, ano, para, yes, talagang ma-empower ang ating mga kabataan to go into the business para... Ano mo business ngayon, di ba? And maganda na na-involve natin ang mga kabataan sa business. Ayan. So, tanongin natin si Sir Chris. Okay po. Ayan, bilang isang MSME, paano mo nalaman yung tungkol sa YEP program? Saan mo siya nakita? Ah, okay po. Kasi nag-start kami, wala talaga kaming alam. As in, during the pandemic kasi, naghanap na kami ng pwesto. And then, to cut the long story short, na-meet ko si Ma'am Angel sa Negosyo Center sa La Trinidad. Yes. Yes. Anong program may ganap pa doon? Financing forum po. Yes. Yun po yung ako po. Yes. And then from there, nagkakilala po kami. And siya po ang nag-refer sa akin sa YEP. Doon po nag-start yun. Wala po talaga akong alam before. Wala po alam yun, sir. Masaya lang. Buti na lang, meron lang yung mga para kahit paano talagang... Ipupush natin ang mga kabataan. Like yes. Yes! Opo. Ayun. So, ano naman po yung mga iba't ibang mga activities doon sa YEP? So, I believe may mga maraming ano yan, ano, parang may mga parts na kailangan, yes, gawin itong ating mga beneficiaries. So, ang YEP, actually, yung YEP Project Marites is on its third year now. Although nag-start tayo ng 2020, YEP Project Marites, kakatapos natin nga noong July 15 to 16. So, sa YEP Marites, Project Marites, we have the YEP Be Your Own Boss module. So, yun po yung first 3 days ng workshop. Yung workshop na yun, alam ni Sir Chris din ito, very unlike other workshops, I can say na hindi siya yung boring na, yes, workshop. Yes. So, magiging models ang ating mga... Nag-model din si Sir Chris. Yes. Kaya ko nang rumampa. Yes. So, may mga workshops tayo. We group them para hindi masyadong talkies. At least we also give our yeppers, yeppers kasi ang tawag namin sa kanila. Yes. Yep. So yung mga workshops na yon, more on activities, group activities, na mag-interact yung ating mga yeppers. So, aside from the workshops natin, no, may business pitching competition, as mentioned earlier, para mag-gauge nila, magamit nila yung mga workshops nila prior. Aside from that, syempre, pag graduate sila, hindi na namin sila papansinin. Hindi naman ganun. Pag nakagraduate sila, tago kami. May assistance pa din. Kasi yung YEP natin, it has 3 components. So yung number 1 is Youth Start. So this focuses on entrepreneurship and entrepreneurial mindsetting. Mm-hmm. Sabi nga natin, kailangan natin i-start with ourselves, di ba? So mindset is very important. So other possible interventions na nabibigay natin is yun yung parang financing forum na na-attendan ni Sir Chris, mga seminars, skills training, of course business registrations. We're dealing with students, yes, pag sa YEP. So it's important to inculcate to them na kailangan i-legalize natin yung business natin. Alam natin yan sa business sector, kailangan registered, legalized dapat ang business para maka-avail tayo ng mga programs and services ng government. So we also help them with that. We also give them opportunities like franchising, ganyan. We invite them pag may mga ganong activities. And also, yung business ideas, which is very important din, yes, naman. Po. Nasa YEP pa lang modules, dinidiscuss na yun sa kanila. Number 2, YouthNet. Yung pa lang yun. Yung pa lang yun. Yung pa lang nagkakabihan sila, no? Yes. Yung tutulungan sila na mag-isip, i-set yung kanilang katawan. And mindset, yes. Sa business. Yeah. I like that. Mm-mm. Of course, sir. Youth ka pa din. Youth ka pa
Yes. So yung number two, that is YouthNet, nagfo-focus naman siya sa mastery of business concepts and strategies as well as monitoring support to our young entrepreneurs. Ayan. So possible activities which we can assist them with are mentoring sessions. Marami tayong staff sa office namin, both regional and provincial offices na pwede nilang mag-consult, or we can also connect them with sa mga mentors na talaga natin. May mga entrepreneurs naman tayo like the likes of Sir Dean Quanso of What World, What OPC na pala siya ngayon. Yes. And then we also have Sir Elmer Makalingay of Health 100. So may mga programs din na ganun. And establishing entrepreneur organizations, mga ganyan. Yun ang YouthNet. More on we connect them to people. Yes. Third and last, Youth Match. Ayan. Matching ba yan? Yes, matching. Ah, ibang instead matching yun. Instead of jowa, ibang match namin kayo sa market. Ayan. Pwede pong both. Ah, malay natin. Yes. Malay mo business woman or business like man din pala. Oh, diba? Tama yung matching ko. Powerful couple. Diba? So, yun, yung Youth Match, more on marketing, in-equip naman natin sila on wider access through resources and markets. Ayan. Business matching, market promotions, trade fairs, like the Sunday session. May mga times na ini-invite natin sila to attend trade fairs, not only here in Baguio, Benguet, also in Manila, ganyan. And other business expansion opportunities. So, not necessarily na pag-graduate ang ating mga yeppers, bibitawan na namin sila. More likely, andito pa din kami para i-assist sila. The important thing is, kasi syempre kami hindi namin alam actually kung ano yung kailangan nila. So, mas prefer din namin na sinasabi nila sa amin. Mm-hmm. Although, i-offer namin kung ano yung meron sa amin. Nasa kanila na. Kung i-gagrab nila. Gagapang po kami. So, ang dami yan, no? Yes. Parang napaka noble na hanggang mag-graduate. Tapos, pagka-graduate, may ano pa sila. May mga, marami pang opportunities na pwede ibigay ang DTI. So, tanongin naman natin si Chris. Okay. Kumusta naman yung experience mo after undergoing doon sa mga trainings? Ano yung mga... Baka makansin po. Sige. Ikwento mo naman kung paano yung ano, experience mo. Okay. Actually, yung ginawa naming modules, kaya ako talaga, kaya ako masasabing marami akong natutunan kasi para lang kaming naglalaro. Parang, kasi when you have fun, you learn, di ba? Yes. Kaya yun. Meron kaming roleplay, rumampa kami, o nag-pitching din kami. Pero in a way kasi, it's more of, sabi nga nila, boosting our confidence daw kasi it starts with the mindset. Yes. And then, later on, pag talagang i-apply mo na siya sa business mo, marirealize mo, okay, ito pala yung purpose nung game na yon, yung untying the knots, yung mga ganun. Kasi, ang dami talagang problema when it comes to business. Yes. So, kailangan mo po ng pasensya talaga. And then, ang takeaway ko po talaga is, it matters kung who you start the business with and kung sino yung kasama mo all throughout. Kasi may times talagang madi-discourage siya. Buti lang meron si Ma'am Angel. PR. Pero, it really matters po talaga. And then, coming from my classmates din kasi, all throughout the program, meron kaming mini session. And sinasabi namin, parang hindi daw sila confident na after nito talagang gagawin nila. So, siguro ano lang, just do it. Sa mga classmates kong nagtatago dyan, lumabas na kayo. Yes. Oh, kasi, ano siguro, ang hirap ng what if. Mahirap siya pero masaya naman. Ayun po. Pero sa YEP itself, ano siya?
For me, parang ang nung kasi graduate kami, pandemic. So parang ang hirap ng opportunity. Oh, yes. baby. Pero yun, ang saya na parang finally merong institution na nag-recognize ng potential namin when it comes to business. So, ayun. Baka naman. Kasi activities like youth entrepreneurship program could be another opportunity to network eh. So for example, si Sir Chris, may other MSM or other yeppers na yung business could be complementary to his business. They could meet in that. Pwede na silang mag-usap doon na, or after the activity. So maganda din siyang yun, networking talaga na ay, kasi yung winner natin sa Kwan, di ba? Yes, mo, yes. Si Ma'am Ann Andrada na yung winner namin ng last year. Online platform siya. So, para siyang Lazada, Shopee, ganun. And then, pwedeng yung products niya, pwedeng, baka pwede akong magbenta sa platform mo, ganun. So, maganda siyang opportunity in that sense also. So, parang hindi siya natatapos na process kasi tinutulungan niyo sila sa pag-mindset, tapos pati pag sa network pa. Tapos nakikita naman natin na masaya siya. So, masaya ba? Piling ko maganda talaga yung effect niya. No? And, ano ba yung course mo nung if you don't mind asking? Very mismatch po kasi ako. Hi, everybody. Nag-aral po ako para maging piloto, pero right now, I'm a businessman. I didn't know that. Pero ano na yung parang at least greenlight niya yung opportunity ano na kahit anong courses pala pwedeng maging businessman or businesswoman. This year we have nursing students, we have engineering students. Sabi nga nila napakalayo nung course nila. Pero sabi naman ng mga entrep students talaga from Benguet State University, nagugulat sila kasi kahit hindi sila entrep major, mabilis silang gumawa ng business model canvas. So makikita natin na yung interest din talaga ng mga youths ngayon is nandun na sa business side. Pera. Pero talaga. Business for business. Pero maganda din yun, ano, kasi parang at least pag students sila, may business sila, kaya nilang i-support ang mga sarili nila. Yes. Which is yun naman talaga ang pinaka-purpose ng youth entrepreneurship program so that we can mobilize our youths to become successful entrepreneurs. Kasi pag may entrepreneurs, alam naman natin, MSMEs, micro, small, and medium enterprises are the backbone of our economy. Yes. Yes. So pag may entrepreneurship, more jobs ang magagawa, and then of course may source of income ang mga tao. Parang ripple effect yan eh, magkakaroon ng peace and order kasi wala nang crime. Yung segue doon! It's a ripple effect, yes. Which is, yun naman yung pinaka-essence ng Youth Entrepreneurship Program. Diba? Ang saya na pag-graduate ka, may pera ka na. Oh, yes! Sa'yo mo nag-aaral ka pala, may pera ka na. Diba? May pang-ano ka na, may pang-graduation. Saan ba yan? Anyway, doon po sa mga na nag-undergo ng training ninyo sa or para mga graduates, kumusta naman po yung parang naging impact nito sa kanilang mga buhay? Kung sa observation niyo po. Sir Chris? Observation niyo daw po. Let's start with the experience talaga. Paano naging iba yung buhay mo after and before going sa training ng YEP or after? Okay, sige, before po kasi, medyo kapa-kapa. So, trial and error lahat. Parang ang dami sanang na-save na time, money, and effort. Kung sana nag-yap kami beforehand. Kasi ang ganda nung structure eh. Parang sa simula pa lang, alam mo na kasi kung ano yung tamang gawin. Yung start right, di ba? So, ayun. Maganda siyang foundation. Hindi kasi, siguro,
mas magandang experience nyo din. Oh, next batch. Next year. Apply mo rin kayo. Yes. Yearly. Yes, for yearly. So, anytime. Oh, walang discrimination. Pasok lang ng pasok. Basta youth. 18 to 30 years old. Ayan. 31 ka na. Sorry. Sorry. KMME na lang. Senegwe. Ayan. Part 2. Part 2. Pero yes. I can siguro nadagdagan yung confidence ko. Yun naman siya. Kung introvert po kasi talaga ako. Oh, opo. Ah, hindi halata. Shy po kasi talaga. Napakano. Epekto po ng yep. Rumangka ba naman? Kakapal po mukha natin. Kasi talaga ng impact ano, kakaiwa. Yes. Ayun, so Ma'am Angel, ano po yung parang general observation niyo naman sa mga ano natin, graduates natin? So far naman, positive, mm-hmm. Very positive. Just to show numbers, ayan, wow. Magyayabang sa glit chart. Yes, naman. Hindi naman. True naman, diba? So, we would humbly say na we have, in Cordillera, we have 435 YEP graduates na. So, for Baguio Benguet, 150 na for the past years, yung ating YEP graduates. So, just to name a few, of course, our very first winner, regional pitching competition, Miss Olivia Joy Ong, of course, of Fiesta Chills. Visit yes. Nyo, guys. Uyagan. Ano, speaker pala siya nung, ano, diba, nung, yung parang opening launch yes. Kayo. Oh, yes. Speaker, so, ang ganda ng, ano, niya, yung story niya. Yes. Pag dumaan kayo sa session last July 14th, wow. Sunday, probably nakita nyo siya. So, now, yung business niya, kasi mahilig daw talaga siya sa milk tea. Kaya milk tea yung business niya. Recently lang, galing siyang Manila ata to attend a franchising. Oh. Mm-hmm, franchising, parang assembly ata, activity. So, her business is now ready for franchise. So, sa mga gustong mag-franchise dyan, Fiesta Chills. Yes. Shameless plug. Baka naman. Diba? Let's support our small businesses. Yes, yes. Of course, we also have Sir Shawi Dale Ditso of Sanagi Agritourism Farm. Dyan sa Tuba naman. So, he was awarded the most inspirational MSME noong 2022 and recently nanalo siya sa National Young Farmers Challenge Upskill Category Winner. So, another one and the last example is, kasi marami sila pero just to name a few, Baguio Benguet area pa lang naman tayo. So, Miss Shirley Carlos of Basilio's Kiniing, food processing. So, after YEP, na-endorse siya sa DOST for the setup program. Na-awardan siya ng smoking chambers para sa kiniin niya. And sa mga friends natin dyan, kakailian nga, Dajay Manila. So, today hangang August 3, so July 31 to August 3, nasa World Food Expo sila 2024 sa World Trade Center, Manila. So, visit them. Of course, Sir Chris, we have with us. Of Pintas Heredadas. Ayan, diba? So, kahit yung iba na, yung sabi nga ni Sir Chris, yung mga hindi pa pinush yung mga business pitch ideas nila, huwag tayong magsettle dun sa what if. Yes. No? Yun, madami sila and hopefully talagang positive naman yung impact. Not only with this MSMEs, pero dun sa mga iba din. Yes po. Feeling ko naman talagang positive. Kasi imagine, di ba, na nagkakaroon na sila ng chance na mag-franchise. Yes. Napupunta pa sila sa World Trade Center. Di ba? Yes. Kaya imagine, ganun kalaki yung impact ng Youth Entrepreneurship Program sa ating mga beneficiaries. Ano po? Hopefully. Although, efforts ng MSMEs natin yon, yes. We hope na nakatulong yung program, yun nga, to boost their confidence. Hindi ko naman nakatulong.
tumulong kasi 'di ba dahil sa ano na ito nga ako eh. Oh, then, okay, so mga next service. Natula kayo dito. Yes. You know, active and all. So, and ano naman, kumusta naman yung parang naging reaction ng mga parents natin doon sa mga benefits na? Sir Chris. Oh, example ikaw na no. Yes. Okay. Actually, skeptic sila kasi sabi ko nung una, sumali ako ng youth entrepreneurship program. So sabi nga, baka naman scam yan. Kasi bago eh, parang meron bang ganyan, ganun. So parang in-explain ko more in detail. Tapos bilang sabi sa akin, oh, so magkano babayaran mo? So nakikita nila na may value kasi yung program. Kaya parang the thought is how much? So parang nung sinabi ko free, wow, gulat na gulat sila. Parang may libre na pala ngayon. So yeah, after knowing na free, parang push sila ng push. Oh, bigla chat na yan. Ay, may mga ano, refer, refer. Yung kapatid niya, as mentioned kanina, kaka-graduate din ng YEB this year. Yes, yes. So, nagpapalitan kami. So, ang ending, family of business. Yes. Women, ganyan. Ay, ang tara. Di ba? Mag-business na din tayo. Shameless plug ko pa. BS yung baka naman. Ayun. Anyway, hindi pa natin napag-usapan. Ano ba yung business mo? Ano na kayo natin? Oo. Okay. Okay. Can you tell us about your business? Good afternoon, everybody. So, Fincas Heredadas po is a coffee beans and cacao trading. So, initially, we started as a coffee shop, but later on, nakita ko kasi yung gap sa coffee industry sa community namin. So parang, the value I saw kasi is farmers don't get the right price for their produce. At the same time, they don't really know what to do with their coffee. So it's more of knowledge transfer. I learned from them, and I hope they learn from me. And then on the consumer side naman po kasi, I contact coffee shops. So parang meron silang specific taste kasi. Parang if you have your own coffee shop, you want your shop to be known for a distinct taste. Parang okay, lasang ganito siya. Lasang Bartik, lasang Okulto. Okay, plug ko na yun. Baka naman. So yun. Ganon siya. So in a way, parang ako yung nasa middle and I try to connect people with the right people. Machismis kasi ako. Although shy ako. Shy talaga ako. Hindi halata. Napaka-noble ano na pagiging chismosa niya. Sa tamang... Graduate ng Marites yan. Paggamit ng tamang resources daw. Ayun. Yes. So the long-term goal is I want to create a sustainable coffee value chain kasi. At the same time, cacao. Pero booming pa kasi yung cacao. Yes. So, opo. Ikaw mismo ang pupunta sa mga ano farmers. Paano ba siya? Ikaw talaga nakikichika sa kanila. Opo, opo. Yes. So, coming soon, babalik po ulit kami sa Atok. Meron na po kaming partner there. Okay. So, nag-farm visit kami last time. And then, I try to help out sa management ng farm nila if I can. Mm-hmm. And kung hindi ko naman kaya, I refer them to an expert. So, parang... I still give value. Parang hindi lang pasyal-pasyal. Ayun. So yung natulungan ninyo, may tinutulungan. Yes. At yung tinulungan ninyo, may tutulungan na naman. O, diba may reason? Yes. Ang saya. I really want to build a community kasi binadang, it came from my mom kasi sabi niya, tulungan talaga yan eh kasi how can you move on your own? So, yes. You need other very people. Very nice. Talaga. Diba? So, napaka-ano naman, na-touch na yun, ano naman, yung parents mo na, ano, nabibigyan na nila talaga yung support sa'yo, you know, from the start ng business mo. Pero actually, no, una ayaw pa lang. Kasi ang mahal ng tuition namin, tapos hindi ko i-apply. Ayun. Business pa na talaga. Pero at least, ano, na ngayon nakikita nila yung parang, fruits talaga ng mga pinaghirapan mo ganyan. So going back na naman doon sa YEP na yun, may mga nakita ba kayo na parang changes na sa perspective ng mga tao when it comes to young people engaging sa business? Kahit I'll start. Oh, yes. Kasi kahit nung nag-aaral ako business administration, no, yung course ko, unlike sir, layo-layo. Pero may hindi ko maalala kung sinong teacher or instructor yung nagsabi. Pag sa mga Filipino daw kasi, ang mindset kasi natin is, or yung parents natin before is,
ag-adal ka, tapno makabiro ka timayat nga pagtrabahuan. When in Chinese mindset naman, yung parents nila is, you go to school, you learn, and then you learn how to become your own boss. Yun yung mindset nila. Kaya pansin naman natin, di ba? Parang vague yung, or parang bagong mindset yun sa akin nung sinabi nung instructor. Pero now that I'm handling youth entrepreneurship program, parang na-prove ko na as time went by, this generation, nandun na sila sa mindset na ganun. I'd rather be my own boss. Kasi yung generation ng mga bata ngayon, di ba? Yes. They are very innovative, creative. Parang ang tanda-tanda ko naman. Pero ganun yung napapansin namin ngayon. Kasi imagine for the past years, yung mga, yun nasabi natin kanina, may nursing, may engineering, may piloto pa nga dapat. Di ba? Pero nasa business mindset na sila. So, malaki talaga ang change sa perspective when it comes to, gusto nga nating malaman dun sa mga schools kung yung enrollment ng mga students when it comes to entrepreneurship or business management, tumataas ba? Oo. Try nating alamin yun. Ano? Assignment. Mag-census na ba? Yes. So, kasi parang it would prove na talagang yung mindset ng mga kabataan yun. Naman nababalitaan natin yung mga nasa YouTube. Ang babata nila. Yes. May business na sila. Parang, anong ginagawa ko? Wrong field. though it's not for everybody kasi pag nag-business lahat, may imbalance naman. So, talagang tayo, nandito tayo to support them. Ang nauwi ng taga-DTI. Bigyan ng award. Talapakan naman natin ng DTI for doing that. Ikaw naman, as isang member ng kabataan, may nakita ka ba na parang changes sa mindset or perspective ng mga fellow kabataan? Siguro address ko siya from the an older side and the younger side. My comparison. Wala sanang matamaan, pero this is what I've experienced kasi. Meron kasing bias when older people talk to younger people about business. Meron kasi yung thought na, agay-ayam pay data. So parang, na seryoso. And so parang, you don't really take them seriously. Pero thankfully, parang na-prove namin na we're here to stay tapos we really want to create an impact. Kaya now, okay siya. And then, transferring it to the younger generations naman kasi, parang nawala yung, yung tuba, parang, I just want to have fun. Parang ganon. Parang hindi na sila future-oriented. Medyo short-sighted siya. Yeah. Pero I guess, dahil sa pandemic talaga, parang makikita mong, grab it now, ganon. Yes. Parang, what am I, kasi diba, parang 2 years kang nakulong. So paglabas mo, parang go, let's go out. Yes. Ayun naman siya. And then, parang naseryoso nila na, business, parang possible siya. Kasi nga na-expose tayo sa YouTube, TikTok. Yes. And yun nga. Yung young, merong mga 18-year-olds na millionaires. Yes. Parang, totoo. Oo nga, parang na-late na pala ako. Should have started sooner. Yes! Ganun pala yun. Totoo. Kaya, it's really nice. Another reason na masasabi ko na may shift sa perspective is nung nag-out kami ng registration for Youth Entrepreneurship Program, ang dami. We hope we can accommodate everyone. Pero this year kasi 30 packs lang ang kaya nating i-accommodate. So, sorry po dun sa mga hindi nakuha. Let's try again next year. Yes, next kasi every year naman siya. Hindi naman siya natatapos. Yes. Oo, huwag madismaya agad. Kapit lang. Yes. Kapit kay DTI. Yun lang yun. Kapit talaga. Pero, talagang it would prove talaga yung may shift talaga kasi can you imagine na hindi to the point na hindi na talaga kaya i-accommodate kasi ang daming gustong mapasok sa 146 yung nag-register, which is
30 lang ang nakuha. And then doon din sa ano natin online na launching, 'di ba? Ang daming mga participants na ano doon sa mga universities ganyan, yes. Parang present lahat yata ng mga hundreds yung mga nag-attend doon. I can remember kasi nakita-attend tayo sa launching. Mm-hmm. Ayun. So wait lang. Oh, sorry. Magsisingit din ako kasi I've noticed din sa community namin, parang marami na rin initiatives for the youth. So parang yes. Nakita nila na although important din ang sports and the other activities, parang ano na, shifting na talaga siya ng priorities ngayon. So parang parang nakikita na talaga yung importance ng arts, yes. Yung sports nga, pero parang may shift into how to profitize from sports, yes. How to profitize from arts, ganon. Yeah. So parang it's not just spending your time leisurely, parang profit from your passion. Yes. Gusto ko yun. And also to add, hindi lang naman DTI ang may programs for YEM. Kaya talagang makikita natin na youths are being given importance. Kasi DOST have projects for youth. CHED, yes. Of course, may projects. Other government agencies, kaya nga tayo may SK, mga ganyan, di ba? Kaya, pero mas proactive na yung mga agencies to promote youth entrepreneurship ngayon. Ang ganda ano, na lahat ng mga agencies are really trying to build yung future. O kayo nga din, di ba? You have this program. So, napakaganda kasi na marinig natin yung mga stories, yung mga impact ng ating government agencies na mga programs ng government agencies, 'di ba? As you can see, mga examples na ganyan. Maganda na makita ng mga taong bayan yung ganito para mas ma-inspire pa sila and makita nila na the government is really doing something para sa ating mga kabataan. And we hope na may ano talaga, may pag-asa talaga sa ating mga future. Yes. Bata pa naman tayo. Sa atin. Sa atin. Ayun. Anyway, ay, balik mo tayo dun sa atin. Ayun. Yes. So, ito, tatanungin lang ako. May monitoring and evaluation ba kayo dun sa mga graduates ng YEP? May chine-check ba kayo na, ay, kayo kailangan, ano, gumising kayo, parang walang nangyayari. Yes, kailangan natin yan para, kasi yun nga, it's monitoring them is one way to know what they need. Kaya minsan nakukulitan na siguro si Sir Chris, chat si Ma'am Angel. Tama ba? Usually kasi may monitoring sheet din kami. So we do calls, text, or chat our YEPers to know kung nasaan na ba sila, na-execute ba nila yung plans nila, ganyan. So kung hindi, we continually invite them to different activities para ma-encourage sila lalo na i-push. Kasi diba, sayang naman ano yung knowledge na nakuha nila kung hindi nila talaga i-push yung mga natutunan nila. Ayan, so anyway, baka may mga na-inspire na mga viewers dito. Ano ba yung mga qualifications or requirements na kailangan ipasa or may mga ganun ba requirements, qualifications bago maka-join sa YEP? Meron ba, sir? Accordingly, age. Basta youth. Actually, ang importante, youth ka, 18 to 30 years old, regardless, hindi naman kami maghahanap kung may mayor's permit ka, business permit. Wala pa. Kasi youth, mostly sa kanila, kasi nga yung ibang beneficiaries natin or YEPers are from the grantees of CHED. So most of them are students. Yung mga ini-invite natin, yung iba may mga legalized businesses na, pero hindi naman namin hahanapin kasi nagsa-start pa lang sila, nasa parang conceptualizing stage pa lang sila. So, hindi po kami naghahanap ng mayor's permit or anything. You just have to pumasok doon sa age bracket ng 18 to 30. Meron naman brand, di ba? Mga 30 and Yung 30 and above natin, yun yung kailangan na natin ng business permit. That is our Kapatid Mentor Me program. So parang si Sir Chris, after niya ng YEP, para continuous yung assistance sa kanya. Pag-graduate niya ng YEP, i-refer na namin siya the next year for Kapatid Mentor Me.
Which is graduating soon. Yes, graduating soon siya. Hindi nga sila tinatasya na ano. Oh, hindi talaga. Especially pag may potential talaga. We want to push them talaga. Thank you. Ay, ang saya. Yes. Tingnan mo nga yung reason. Sabi niyo, nakabaso. Kayo ba talaga yung reason? Ano ko ba? Ayun. Kung hindi siya napipilitan. Kaya, hindi naman. Ayun. So, may future pa rin sila kayo nag-graduate na sila. Yes. I mean, imagine kung nag-graduate ka ng 30, tapos mag-31 ka, may kapatid mentor me pa. So, endless ang support na binibigay niyo sa ating mga... Once na nakapag-graduate sila, GEP or KMME, parang si Sir Chris, mm-hmm. nagiging resource speaker na actually namin sila sa mga trainings or thank seminars. Thank you. Oo. Kaya hindi talaga namin sila bibigyan. Hindi talaga. Wala kayo ano dito. Ano pa? Yes. Parang sabi nga ng provincial director namin, Ma'am Felicitas Bandunil, sa Baguio Benguet Provincial Office. Parang ang consolation na lang namin, or hindi man consolation, parang ang return of investment, yun yung term niya, is makita namin at least, kung hindi man lahat, kasi parang conceptualization stage pa lang naman ang YEP, at least a few of them to succeed. Yun lang naman ang parang ROI daw namin. Ay, hindi daw, yun talaga. Meron naman na talaga. Meron naman na, yes. And we hope na yung mga katulad nila Sir Chris, Ma'am Olivia, ma-inspire din yung younger generation na if they can, sabi nga ni Ma'am Olivia, if we can, you can also. Tama. We all can. Yes. It's not late for us. It's not late for us. Ayan, so with all of our discussions, ano po, baka may mga message po kayo sa ating mga kabataan na gustong mag-pursue ng business or pumunta ng YEP. There is no, siguro ang masasabi ko is, there is no better time than now. Kasi yung business idea, hindi lang ikaw yung may idea eh. There are other people na same kayo ng idea. So, why not start now? Kasi parang perishable goods yan eh. Mapapanis yung idea mo. Once na, tapos pag nakita mo na nag-boom yung business niya, sasabihin, ay sayang! Diba? So, start now. Yung sabi nga ni Sir Chris, hindi late yung mag-age reveal. hindi pa late. Yes. Kahit na hindi ka na youth, you still have a lot of time to start kung ano man yung dream na business mo. And also, the government, like DTI and other agencies, may mga programs tayo to help you. You just have to knock on our doors, yes. Ganun siguro. Kasi or like we don't know where you are or we don't know what you need. I-exhaust namin. Kung hindi man namin mabigay yung assistance na kailangan nyo, we can refer you to the other agencies na mas makakapagbigay nung kailangan ninyo. So, yun. Ayun. So, ikaw naman, Chris, anong mga masasabi mo para sa ating mga kabataan and mga, para ma-inspire sila? Okay, sige. Medyo seryoso na ngayon. Seryoso talaga. Ang masasabi ko lang, I don't know you yet, pero I believe that you can succeed. So, sana maisip mo rin na kaya mo, kasi ako naniniwala kong kaya mo. Yun lang naman. Kasi confidence yes. is key sa business. To add, no, yung comparison ni Sir Chris din kasi kanina, minsan yung mga older generation, parang, they garod kaslagay ayam pa dito, stage nga, handa pa yung amuloy niya talaga, tikayat da. Parang, the Youth Entrepreneurship Program is here to tell you na, we are supporting you. Minsan kasi, more than the financial support, mas kailangan ng youths natin yung push. Yes. Motivational support. Kaya, YEP is here to help. Next year. Next year. although next year pa yung YEP, hindi naman close doors. So, if you're a youth and you want to have a one-on-one, siguro mentoring, you can always visit our office. Na-mention mo kanina about dun sa ano no, sa ating mga all these elders. Ano na message mo sa ating mga community members para mas masuportahan pa nila ang ating ano, paano sila makapag-support sa ating mga kabataan or you know, passionate sa business, ganun.
our youths nowadays are very innovative, creative. Alam nila yung trends eh. Alam nila kung ano yung papasukin nilang business. Mas alam nila. Kasi yun yung generation nila ngayon. Parang click mo lang, may business ka na agad. Ganyan, di ba? So, let's not be a hindrance ba? Hindi naman hindrance siguro. Or wag nating babaan yung self-confidence nila by saying na anya ti maalam dita, or let's not say any parang nakakababa ng self-esteem na words, kasi your words are very powerful. Imbis ta na ma-push yung bata, yung sinabi mo baka isupay pagrugian jay duwa-duwa niya nga ag-start. So more than the financial siguro, kasi financial is still very important. So kailangan pa din nila ng moral support. Moral support talaga yung kasi minsan mindset talaga. Sa mindset talaga nag-i-start. Pag nasira yung mindset niya, wala na. So, let's start with building a positive mindset for our youths. Ayun, napaka-inspiration. Kung ikaw naman, ano naman ang pwede mong hingin na support sa ating mga community members? So, ayun po. To add sa sinabi ni Ma'am Angel, marami pa kami hindi alam kasi we lack the experience. So, I hope that you can teach us, guide us, teach us, ganon. Parang, yung sinabi kasi sa akin ng mama ko din before, sabi niya kasi, if hindi ko ituturo yung alam ko sa mga susunod sa akin, parang walang sense na natutunan ko yun kasi it dies with her daw. Yes. So, it's passing it on. Parang your idea continues on kasi you passed it on. Parang gano'n. So, sorry. I asked the community na parang... I would like to add... Hindi ko kaya nakakap. Pero, one kasi, parang in this generation, there are things na like weaving. Our weavers are very old. Nasa old age na sila, 40, 50 plus. Yung ibang MSMEs natin here in Baguio and Benguet, ang problema nila is hindi gustong manain nung anak nila yung business nila. That's why youth play an very integral role to keep these small businesses alive, to keep industries alive. So kailangan natin ng youth para ma-transfer sa kanila yung alam ng mga old na weavers. So please, kailangan namin kayo. To add sa agriculture din kasi yun nga ang matatanda ng farmers natin. Yung sinabi ko before kasi huwag sana tayong mahiyang sabihin na yung pangarap natin is agrikultura. You're not just a farmer. You yes. are a farmer. Yes. Our passion for So, ang ganda, no? Nakikita ko talaga na you two have the passion, and especially sa isa sa mga beneficiaries natin ay ang laki ng heart niya, no? Na pati talaga ang perfect talaga sa photo. Thank you so much for being with us here today. Thank you, sir, for having us. Pero ayun, anyway, before we end siguro itong program natin, baka may mga gustong mag-join or gustong i-check ang mga activities ng YEP, baka may page po kayo na pwede nilang i-follow, i-check out, or mga contact numbers na pwede nilang i-contact. For sure, any activities of the Department of Trade and Industry, Baguio Benguet Provincial Office, sa Facebook page po ng DTI Baguio Benguet lang din. So you can find all the information, all the activities there. Kung wala man po doon, proceed po kayo sa office or mag-chat lang po kayo. Yun po. Saan pala yung office? Ang office po namin ay makikita sa tapat ng Good Taste Burnham sa Otec Street po. Jessner Building. Okay. So, ayan naman, sa mga gustong magkape, magkape talaga. So, i-plug mo na. Okay. Chika mo na yan. Sa mga specialty coffee shops dyan na gustong mag-try ng
gusto nilang mag-pitch ng kanilang special coffee. Willing po kaming mag-demo sa mga shops po ninyo. Next year, yun lang po kasi may issue kami ng inventory namin this year. Ubus na po ang kape. Yes. Mabilis po. Mabilis po. Kaya next year, we'll try to increase our inventory para mas marami po kaming makater. At sa mga natanggihan ko po before, babalikan po namin kayo. Huwag po kayong mag-alala. Bigyan niyo po kami ng konting pasensya. We're just starting out. So parang we're figuring things out. Yan. Yan lang naman. Kindly support Fincas Heredadas. We are promoting Benguet Arabica Coffee. We're also going into Robusta in Benguet. So, ayun. Inayos ko po kasi yung page ko. Parang under construction pa po siya. Pero later on, ipipitch ko po siya dito. Eh, dito po siya. Like! Paki-follow na lang po. Ang saya, no? Talagang nakikita natin na malaking impact nila kasi ang bilis mawala ng kape, no? Yes. Mga coffee loving, ano talaga, people ang mga taga-coordinate. Loving pa po ba? Or addicted na? Addicted. Loving pa. Hindi pa na yung addicted. Addicted. Hindi totoo, di ba? Yes. Maraming salamat sa iyo dalawa. Thank you so much. Ang laki ng ano nito. Nakikita ko na ang laki talaga ng impact ng ano, YEP sa ating mga kabataan. So, huwag niyo pong kakalimutan, ano, ako na tayo na speechless. Wala ako sa sabing inspiration. So, maraming salamat po sa DTI and sa ating MSME, si Chris. And para po mas makakita pa tayo ng mga magagandang programa ng iba't ibang mga ahensya, huwag po natin kakalimutan na i-follow and like ang Facebook page ng Philippine Information Agency Cordillera. And meron din po kami sa Spotify. Available din po kami sa TikTok and sa YouTube. I-search nyo lang Philippine Information Agency Cordillera. Nandun po kami. Ayan. So huwag nyo po kakalimutang i-like and i-share din po ang ating video ngayon para mas marami pang mga viewers ang makakita ng talagang impact ng YEP sa ating mga kabataan. So, yun lamang po.